have a destiny. I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born. I'm not afraid.
Sigapin natin yung mga butal-butal na upuan ay ma-occupy para sa mga marami pang darating nating mga kapatiran kung sasakaling sila yung malilate at di naiwasan may mga nalilate talaga. Pakisabi nga po, God's love is forever. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggang. Meron akong nakilala, napaka-sweet nila, ang tagal na nila. At pagkatapos, I mean a couple, at halos sa lahat na yata ng bundok, inakyat nila, ang saya-saya nila, pinapos pa nila,
no? Kung saan-saan dapat na maipos, nakikilig pa ho ba tayo? Okay po. At yung iba na at napakarami nilang kainan na pinuntahan. Lahat na yata ng kainan na ay pinuntahan nila. Amin po ba? At kinain ng lahat ng dishes in different places. Amen. Maraming na sa atin, nagulat na lang ang marami. Ang couple na ito ay biglang-bigla ay wala na. Nakikinig pa ho ba tayo? Pakisabi, wala na. Wala na. Ang ibig sabihin ng asin, wala na. Wala na. So mga minamahal, meron pong nananatili magpakailan-kailan paman. Amen. Merong tumatagal na magpakailan-kailan paman. At merong nagpapatuloy magpakailan-kailan paman, and that is God's love. That is Jesus' love. Amen. And this day, no? Alam na natin ito eh. We will be reminded that truly God's love, Jehovah's love, the Holy Spirit love, Jesus' love is forever. Samahan po ninyo ako in the book of Jeremiah 31 verse 3. Shall we open our Bible in the book of Jeremiah 31 verse 3? The Lord appeared to us in the past saying, Jeremiah 31 verse 3. Sa Tagalog, Jeremias 31:3. Yan, kung may Biblia po kayo, please ilabas natin. Kung wala naman, ay listen carefully and attentively. And please, take note. Amin po ba? Magsulat po tayo. Sabi rito in the book of Jeremiah 31 verse 3, the Lord appeared to us in the past saying, napakita raw ang Diyos kagaya ng dati. Amin po ba? At ang Diyos ay laging nagpapakita. Amin. Nagpaparamdam, nagpapaisip. Amin po ba? Sa ating mga pag-iisa, sa ating mga panaginip, sa ating mga pagbubulay-bulay, pagdidili-dili, no? In the time that we are alone, no? The Lord is speaking to us through His Spirit, through many ways, and sometimes through dreams and visions, right? Nakikinig pa ho ba tayo? At ang sabing ganoon dito, napakita ang Panginoon. At siya po ay napakita, ito ang kanyang sinabi. Nakikinig po ba tayo? Minamahal kita, minamahal ko kayo. Amen. Amen. Ang sarap pakinggan yun, ha? Amen. Ang sarap. Alam mo yung pagmamahal, ipinapadama yan eh. Tama po ba? Sabi nila, action speaks louder than words, right? Pero mas maganda yung pagmamahal, hindi lang pinapakita, sinasabi. May tao pa ho ba rito? Amin po ba? Pakisabi, sinasabi. Mismo ang Diyos ay nagsalita, nagsabi. No? At ang sabi niya, mahal kita. Mahal ko kayo. At ang sabi niya, I have loved you with an everlasting love. Not just a love, I tell you, brethren, but an everlasting love. Alam niyo sabihin ng everlasting? Sa Baguio, maraming everlasting flower, tama? Yes. At ang akala mo, sariwa pa yung everlasting flower na yun. Pero pag hahawakan mo yun, biglang maglalagas-lagas yun sapagkat yung everlasting flower na yun, maaaring wala na tayo, andun yung pa rin yung flower na yun. Kaya nga everlasting. Pag sinabing everlasting, walang katapusan, walang hanggan. Ito yung sinabi ng Diyos. Amen. Sino na salita? Ang Diyos. Napakita ang Panginoon. At ang sabi niya, minamahal kita. Kaya ikaw na narito, ikaw na nakikinig at nanonood sa programang itong sabi ng Panginoon sa radio at television, at maging sa mga nanonood sa DVD o sa internet, o sa magitan ng ano pa mang kaparaanan, o through USB, no? Ano mang kaparaan nito. Ito ang sinasabi sa akin ng Diyos. Ito ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Amen. May tao pa ho ba rito? Amen. Minamahal kita. Hello! Naunawaan ba pa ninyo ako? Yes. Sino ang kinakausap ng Diyos? Tayo, ikaw. At ano ang sinasabi sa iyo ng Diyos? Minamahal sino?
Personal. Sino ang minamahal ng Diyos? Personal. Sino ang minamahal ng Diyos? Ikaw. Mahal ka ng Diyos. At ang tanong mo, sino ako para mahalin ng Lord? Ako'y sobrang yaman. Sino ako para mahalin ng Diyos? Ako naman ay sobrang hirap, yagit na yagit. Sino ako para mahalin ng Diyos? Ako ay maraming kasalanan. Sino ako para mahalin ng Diyos? Hello? Who am I to be loved by God? Hello? Naitatanong mo ba yun? Hindi ito alam ng mundo. The whole world don't know this. Kaya sinamura ng mura. Puro sila galit, puro patayin kita, patayin kita. Walang pag-ibig sa puso. Puro galit, puro mura, puro patay. Patayin kita, ubusin ko kayo. Hello? But the whole world must know that God is love. Amen? God is love, but love is not God. Ang Diyos ay pag-ibig, pero ang pag-ibig ay hindi Diyos. May tao pa ho ba rito? Kaya ang Diyos po ay sinasabi sa atin, mahal na tayo. Sabihin mo sa sarili mo, mahal ako ng Diyos. Sino ang nagmamahal sa atin? Ang Diyos. Sino ang lumikha sa atin? Ang Diyos. Sino ang nagkatawang tao at namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo maligtas? Ang Diyos. John 3:16 it says, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Gayon na lamang, ang salitang gayon na lamang, you know, indescribable yun. Ang hirap ipaliwanag, no? Immeasurable. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Gano'ng kalaki yun? No measuring device can measure the love of God. Amen. For God so loved the world. Mahal ng Diyos ang mundo. Sino ang mundo? James 4:4, Santiago 4:4, write down. Ang mundong makasalanan. Ang mga tao sa mundo na mga makasalanan. The Bible says in Romans 3:10, we all have sinned and fall short in the glory of God. Lahat tayo'y nagkasala, lahat tayo'y nagkulang, lahat tayo'y nagkamali. Romans 3:23 says, hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Romans 3:23. Kaya ang sabi ng Romans 6:23, the wages of sin is death, death in hell. The eternal damnation in hell. May tao pa ho ba rito? Roma 3:10, lahat tayo nagkasala. Roma 3:23, hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos. And Romans 6:23 says, impyerno ang punta natin. For we are all sinners in the eyes of God. Isaiah 64 verse 6 it says, sinasabi natin tayo mga mabubuting tao. Sabi ng Isaiah 64 verse 6, ang tingin sa atin ng Diyos maruruming basahan. We are just like filthy rags, amen, in the eyes of God. Our righteousness are just like filthy rags in the eyes of God. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya sinasabi natin, wala tayong kasalanan, pero ang tingin ng Diyos, makasalanan ka. Yung kasalanan mo, hindi litaw sa paningin ng tao. Ganda po ang tingin sa maganda lalaki sa harapan. At lalong gumagandang lalaki habang iyong tinitignan. Lalo na kung malapitan mong titignan. Huwag mo lang tititigan yung mga puti kong buhok. Pero nakulayan na yan. Kung lumitaw man, bayaan mo na. So mga minamahal, ang Diyos mismo ang nagsasabi sa atin na minamahal niya tayo. Amen. Pakisabi nga, mahal ako ng Diyos. At ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, the one and only Son, begotten Son of God, the unique. Nakikinig pa ho ba kayo? So write it down. Pag sinabing begotten Son of God, the unique Son of God, one and only, walang kaparis, walang katulad. Walang nauna, walang darating.
Yun ang ibig sabihin ng unique Son of God, the begotten Son of God, the one and only Son of God. Walang nauna, wala rin darating. Wala na siyang ibibigay pa. You know, the Israelites are waiting for the Messiah, for the coming of Messiah. Pero hindi na nila maihintay pa ang Messiah dahil dumating na ang Messiah. Almost 2,000 years ago, Messiah did come and did sacrifice his life on the cross of the Calvary. Dumating na po ang Messiah. Almost 2,000 years ago, sinakripisyo na niya ang kanyang buhay sa krus sa Kalbaryo. And yet, the Israelites is still waiting for the coming of Messiah. At alam ninyo, yung God's love is forever, Leah, nararamdaman ng Israel yan eh. Sa kabila ng sila'y wala sa Diyos, kitang-kita nila ang pagtatanggol sa kanila ng Diyos. Nung nakaraan, may gera na naman silang kinakaharap, yung kalaban nila nagkaroon ng pag-fag sa harapan nila. Isipin mo, para takpan sila. At ang sabi ng mga Israelites, this is the hands of God. At maraming beses na sila'y nakikipaglaban, though Israel is just a small nation, hindi sila natatalo. At dumating na ang panahon na nakikipaglaban sila, yung tangki nila, alam niyo kung anong laman? Anghel ang laman. At anghel ang nakikipaglaban para sa kanila. Hello! Hindi ito alam ng mundo. Ang alam lang ng mundo yung gawa ni Satan. Ang alam lang ng mundo yung kasamaan. Hindi alam ng mundo yung gawa ng Diyos. At hindi alam ng mundo yung pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Kaya sabihin ko sa katabi mo, mahal ako ng Diyos. Amen. May nagmamahal sa iyo. Kahit payat na payat ka, mahal ka ng Diyos. Kahit sobrang taba mo, mahal ka ng Diyos. Kahit malinggit ka, mahal ka ng Diyos. Kahit malaki ka, mahal ka ng Diyos. Kahit maputi ka o sobrang itim mo, mahal ka ng Diyos. Kimiipin ka man kay wala, mahal ka ng Diyos. Wala ka mang ilong o sobra sa ilong, mahal ka ng Diyos. Sino man ang hindi nagmahal sa'yo, nang iwan sa'yo, at lumimot sa'yo, at nagtanggi sa iyo, still, mahal ka ng Diyos. Talakpakan natin sa Diyos. Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, mahal ako ng Diyos. Amen. Yung isingin mo, nagsulo eh, mahal ako ng Diyos. Nagsulo eh, ayaw masabihin sa katabi. Still, kahit nagsusulo ka, at least sinabi mo, mahal ako ng Diyos. Pag naglalakad ka riyan, kahit nag-iisa ka lang, mahal ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos. Pag may nakasalubong ka, sabihin sa iyong sira na ulo mo, sabihin mo sa kanya, mahal ka ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Kaya napakaganda ng team natin ngayon. God's love is forever. Mahal tayo ng Diyos at ang pagmamahal sa atin ng Diyos ay walang hanggan. The Lord appeared unto us saying, like in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. Mahal kita ng walang hanggang pag-ibig. Isipin mo, nakikinig pa ba tayo? Sino ang mahal ng Diyos? Hanggang kailan? Merong forever. Meron. Naniniwala na tayo sa forever. Amen. Palakpakan natin si Lord. Masakit ba yung ikaw ay mabasted? Masakit ba yung ikaw ay pagpalit sa iba? Opo. Ang sakit nun. Yung inaakala mong ang pagmamahalan niyo walang hanggan? Yung pala, hanggang 31 lang? Pagdating na nga uno, iba na. May tao pa mo ba rito? Amen. Lalo na ang sakit pag nakita mo ang kasama niyang iba eh, may kasama na siyang iba, ang sakit nun. Tapos yung pagmamasdan mo, mas guwapo at mas maganda ka naman. At ang tanong mo eh, anyari? You know, it's a priority of a human.
let us admit this truth na meron talaga, nakikinig pa ho ba tayo? Meron talagang kakulangan ang tao. Huwag na ho natin sisihin pa ang bawat isa. Kung sakaling ang salitang anyari walang sagot, pabayaan mo na. At I believe with all of my heart, hindi rin nila sinasadya. Amen. Sila mismo tanong nila anyari. Totoo po yun. And this is just a frailty of a person of a human. Ang ibig sabihin ng frailty, yung kahinaan ng isang tao. We're just human, no? Meron tayong mga kahinaan. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sabihin mo, pinapatawad ko na siya. May sa ilong nang galing, hindi sa bibig eh. Pinapatawad ko na siya. Pinapatawad ko na sila. Amen. Kahit makita ko pa, hindi ako mamumula. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Walang katapusan. Ang tanong ay ito, tinotolerate ba ng Diyos ang ating mga kasalanan? Hindi. Tandaan natin, ang Diyos galit sa kasalanan. Malaki o maliit, parehas na kasalanan. Walang gray kay Lord. Black is black and white is white. Ang puti ay puti, ang itim ay itim. Lahat ng uri ng kasalanan, galit si Lord. Pero, yung kasalanan natin ay binayaran ni Christ sa krus ng Kalbaryo. Almost 2,000 years ago. At ang magagawa natin, humingi ng tawad kay Lord. 1 John 1:9. If we confess our sins, not to any religious leader, if we will confess our sins to Jesus, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Kung hihingi tayo ng tawad, hindi kanino mang religious leader, kundi sa Diyos mismo, kaya Jesus mismo. Patatawarin niya tayo, nilinisin niya tayo sa lahat ng ating kalikuan, babaguhin niya tayo. Pakisabi, babaguhin. Kaya mapupuro tayo ng love, 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 love. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, Jesus, God, do not tolerate sins. Hindi niya pinapahintulot na ang kasalanan ay magpatuloy. Alam niya. Amen po ba? Amen. Nais ng Diyos na mabuhay tayo sa malinis, sa matuwid, sa kabanalan. Amen po ba? Sa matuwid, sa malinis, sa kabanalan, nais ng Diyos na mabuhay tayong ganun. Ngunit, pakisabi ngunit, kung sakasakaling magkakasala tayo, papatawarin pa rin tayo ng Diyos. Hindi po sinasabi ng Lord na magpatuloy ka sa pagkakasala, hindi. Ang nais ng Lord, umahon ka sa pagkakasala. Kung nandito ka sa baba na sa pagkakasala ka, umakyat ka, umahon ka sa pagkakasala, umalis ka rin. Ang ibig sabihin ng true repentance, ang ibig sabihin ng totoong pagsisisi, umaalis ka sa mali mong ginagawa. Pag hindi ka umaalis sa mali mong ginagawa, hindi ka nagsisi ng kasalanan. Kinakailangang bitawan mo, iwanan mo, alisan mo, huwag mo nang gawin, huwag mo nang sabihin, that is true repentance. Kung ikaw ay na sa baba, nasa kasalanan, aalis ka niyan, aakyat ka, patungo sa kaliwanagan. Iyan ang ibig sabihin ng born again Christian. Isinilang na muli, ipinanganak na muli, ibig sabihin, nagbagong buhay. Pwede bang pumasok sa tiyan ng nanay, ang tao para ipanganak na muli? Hindi ba pwede, hindi ka kakasya. Eh kung mas malaki ka pa sa nanay mo, ang ibig sabihin ng born again experience, ang ibig sabihin nun, nagbagong buhay ka. This is not a religion. This is not baptism, confirmation, binyag, kumpil, bautismo, or joining a religion, joining a group, no. It is an experience. Pakisabi, karanasan. Na ang isang tao'y naranasang nagbagong buhay. Nagbalik loob sa Diyos. Tumalikod sa mga hindi tama sa buhay niya. Amen. And John 3:3 says,
Kapag ang tao hindi na born again, hindi papasok ng langit. Only born again Christian will enter heaven. And John 3:7 says, all nations of the world, all peoples here on earth must be born again. Kailangan ang lahat ng tao'y makaranas ng pagbabagong buhay. Na sila'y umalis at umahon sa kasalanan. Amin po ba? Ngunit sa sandali na ikaw ay umahon na sa iyong kasalanan, sa sandaling ikaw ay natisod, natapa, amen. Nakikinig po ba tayo? Palakpakan natin ng malakas si Lord. Kung magkaminsan ni mga Kristiyano, maging manggagawa ni Kristo, ay nararanasan na sa kanilang paglilingkod sa Diyos, sila'y nadapa, nadupilas, naistambol, bumagsak, nanghina ng lamig, nagkasala, nagkaroon ng problema, pagsubok, laban ng buhay. Nakakita na ba kayong Kristiyano bumalik sa pagkakasala? Opo. Nakakita na ba kayong manggagawa ni Kristo bumalik sa pagkakasala? Opo. Nakakita na po ba kayo na ang init-init biglang na mahinga? Anyari? Nakakakita po tayo niyan. At sa sandaling mangyari sa atin ito, unang 1 John chapter 2 verse 1, 1 John chapter 2 verse 1, my dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate. Pakisabi, advocate. A lawyer. Ibig sabihin na advocate, lawyer. Sa buhay na ito, kailangan mo ng tagapagtanggol, kailangan mo ng abogado, kailangan mo ng manananggol. Pag merong mag-aako sa sayo, you need a lawyer. My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Hello! Kapag tayo'y nanghina, kapag tayo'y nanlamig, bigla tayong tumahimik, merong namamagitan para sa atin. Amen. Merong nagnanasang tayo'y iahon. Amen. Nakikinig pa ho ba tayo? At ang sabi ng Biblia, verse 2, yung verse 2, He is the atoning sacrifice. Ano yung sabi ng atoning sacrifice? Para maunawaan natin. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Sino nagbayad ng ating kasalanan? Si Jesus. Yung buhay niya, ibinigay niya sa krus ng Kalbaryo, sinakripisyo niya. Yun ang ibig sabihin ng atoning sacrifice. For our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Lahat ng kasalanan ng tao sa mundong ibabaw na ito, binayaran ni Kristo. Ang kasalanan ng mga taga-India, binayaran ni Kristo. Ang mga kasalanan ng mga Arab nations, people, binayaran ni Kristo. Lahat ng tao sa buong mundo, ang lahat ng kasalanan natin ay binayaran ni Kristo. Kaya kinakailangan ng buong mundo ay maligtas ni Kristo. Amen. Kaya ang pangarap natin ay iligtas ang lahat ng tao sa buong mundo. Amen. Amen po ba? He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the world. Amen po ba? Tingin po sa akin ang lahat. Pag tayo'y nagkasala, nanghina ng lamig, tumahimik, umatras, sumuko, nakikinig pa ho ba tayo? At na-realize nating mali tayo. Amen. Wala tayong gagawin. Hindi natin babayaran. Ang gagawin natin, Lord, sorry, forgive me. Amen. Ganun lang. That's it. Hindi mo kinakailangang magpinitensya. Hindi mo kinakailangan lumuhod sa altar hanggang doon sa dulo ng from the door of the church to the altar, no? Nakikilig pa ba tayo? Hindi mo kinakailangan pahirapan ang sarili mo para makabayad ka sa iyong kasalanan, sa iyong kamalian, sa iyong pagkatras, pagsuko. Ang gagawin mo lang, Lord, sorry, forgive me. Amen? Naintindihan po ba natin ito? Yes.
Alam mo, kaya this is my own opinion. Kaya hindi ako pabor sa extrajudicial killing. Hindi ako pabor sa summary killings. Yung araw-araw magbasa ka ng dyaryo. Araw-araw makinig ka ng radyo, manood ka ng TV, araw-araw may pinapatay. Amin po ba? At ang laging sinasabi, lumaban. Lumaban. Pero marami akong lugar na napuntahan. Yung mga pinatay, hindi lumaban. Amin po ba? Maging ang NBI ay sinabi si Mayor Espinosa ng Leyte na sinasabing lumaban sa loob ng bilangguan. Ang sabi ng NBI, hindi! Ramaw! Sabi ng NBI. Amen. Amen. Paano makakalaban? Ay nasa bilangguan yan. Walang baril yan. Alas dos ng madaling araw, isa-serve mo yung warrant of arrest. Lahat ng mga BJMP personnel pinatalikod. Tinanggal ang mga CCTV, camera. At sasabihin, lumaban and NBI declare. Rabaw! Nakikinig pa po ba tayo? Ano yung sabihin ng rabaw? No fighting. Summary killing, extrajudicial killing. At ang sabi ng marami na walang pag-ibig sa puso, hello! Eh, dapat lang papapatayin na yan nang maubos na yung masasama. Sino rito ang hindi masama? Sino rito ang hindi nagkasala? Hello? Walang sumasagot. Isang babae ang dinalaki Jesus. At ang sabi, ang babaeng yan, adulterer. Ayon sa kautosan ni Moses, batuhin yan hanggang mamatay. Hindi kumikipo si Jesus. Eh, mapilit sila. Pero hindi nila kayang pilitin si Jesus. Patuloy lang si Jesus na nagsusulat sa buhangin. Nung makulit sila, itong sabi ni Jesus, sige, kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. At ang nangyari, walang bumato. At ang sabi ni Jesus sa adulterer na babae, may bumato ba sa'yo? Wala po. Hindi kinukonsinti ni Jesus ang kanyang kasalanan. Pero sinasabi sa kanya ni Jesus, huwag ka nang magkasala pang muli. Amen? Magbigay tayo ng chance. Amen? May tao pa ho pa rito? Walang tao. Magbigay tayo ng chance. Amen po ba? Kung hindi tayo magbibigay ng chance, makasalanan ka. Bang, bang. Eh, parang pelikula yan. Ubusan na lang ng lahi, ubusan na lang ng tribo. Ala, pinagpalit mo ako sa iba, patay ka, bang! Wala, dinaya mo ako, ha? Mas pango sa akin yung pinili mo, ha? Patay ka, bang! Ano? May tao mahuba rito? Eh, pag hindi mo bibigyan ng chance yung mga addict, mga pusher, ano mangyayari sa kanila? Papatayin mo na lang ng papatayin lahat ng pusher, lahat ng addict. Kaya meron nga isang imbalsamador eh. Ito ang pakiusap niya, tama na yung patayan. Sabi niya, totoo po. Eh, sawang-sawa na siya ng kay imbalsamo eh. At ang sabi niya, wala namang kaming kita. Puro iniimbalsamo namin, puro mahihirap. Walang pantumos. You see? Kaya death penalty na naman daw. Ako wala akong problema sa death penalty kung gusto nila eh. Amen. Pero ang tanong ko, sino ang dinedeath penalty nila? Puro mahihirap. Hello? Meron bang politisyang corrupt na nabitay? Unahin nila yun. Pabor ako sa death penalty, unahin nila. Mga sarili nila. Eh puro mahihirap yung dinedeath penalty nila eh. Sino ba yung na-death penalty na nakaraan ng panahon ng Arab? Si Garay? Eh, mahirap yun eh. Hello? Meron ka bang maikitang nagnakaw ng milyon-milyon at baka di ba rin ma-death penalty? Hindi. May tao pa ho ba rito?
May unahin nila yung mayayamang drug lords. May tao ba humo rito? Naunawaan po natin, naintindihan po natin, ano pong ibig nating tukuyin? Magkaroon ng due process. Kung talagang nagkasala, parusahan. Huwag kagad, bang, patay ka. Fernando po Jr. Little Abel, Leon Guerrero. Eh, parang pelikula yun. Eh, tao mo, dito. Bigyan natin ng chance ang bawat isa. Litisin natin, amin po ba? Litisin. Huwag baril ng baril, patayin ng patayin. May tao pa ho ba rito? Tapos nakakalungkot yung mga binabaril, yung mga pinapatay, yung malilinggit na tao eh. Eh, pusher yan eh. Pusher nga, hindi naman yung mayaman, nasa squatter pa rin nakatira. Nagkawawa naman. May tao pa ho ba rito? Eh, baka yung mga malaking drug lords, hindi nila napapatay. May tao pa ho ba rito? Baka sila yung drug lords. Baka sila yung protector. Amin po ba? Sana pong ibig nating tukuyin? Opo. Kung sakali ang isang tao ay nagkasala, huwag patayin. Huwag parusahan bigla. Bigyan ng due process. At kung ano yung parusang nakatakda sa kanya, so be it. Pero bigyan ng due process. Amin po ba? Huwag extrajudicial killing, huwag summary killing. Tapos sabihin, lumaban. Paano makakalaban? Itulog. Paano makakalaban yung tulog? Ano sa panaginip? Hello, meron pang ako narinig eh. Nagpapadedi ng baby. Biglang binaril eh. Paano makakalaban? Nagpapadedi ng baby. Yes! May tao pa ho ba rito? Magkaroon muna ng due process. May tao pa ho ba rito? Nalakpakan natin si Lord. Kaya, sa lahat ng mga na mahinga, natokhang, at hindi pa natotokhang, lahat ng mga nagkasala, nagkulang, nagkamali, nang hina, nang lamig, tumalikot, umatras, sumuko, anong kinakailangan natin? Repentance lang. Say sorry to Jesus. No need to pay our sins. Tandaan natin, ang Diyos, hindi niya pababayaran ang kasalanan mo. Ang gagawin mo lang, say sorry. At sabihin mo sa Lord, Lord, hindi ko na uulitin pa. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Mga minamahal, ang parusa, ang disiplina, o ang impyerno, ay dumarating yan. Ang impyerno, dumarating yan sa mga taong talagang matigas na ang ulo. Pag namatay yan, impyerno na. Amen po ba? Pero habang buhay, pinaparusahan lang, dinidisiplina lang. Tama po ba? Yes. Habang nabubuhay tayo, parurusahan tayo o didisiplinahin tayo ni Lord. May tao pa ho ba rito? And listen very carefully. Pag ang isang tao'y nasa kasalanan, nasa kamalian, nasa pag-atras, nasa pagtalikod, nasa pagsuko, merong parusa ang Diyos sa kanya. Tandaan mo yan. Punishment comes if a person is living in sin. Tandaan mo yan. Kaya yung iba may sakit kasi may kasalanan. Pag humingi ng tawad, nawawala. Kung bakit yung iba ay naghihirap dahil sa kasalanan. Yung iba ay nawawala sa ministry dahil sa kasalanan. O anumang kaparaan, anumang punishment ang dumating sa kanila is because they sinned. Amen po ba? Pero, pakisabi pero, sa sandali na humingi tayo ng tawad sa Diyos, amen, hindi mo babayaran ng kasalanan na humingi lang ng tawad. Then, restoration will come. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Si David ay isang rapist. Si David ay isang murderer. Pero binigyan ng chance ng Lord. Amen. At siya po ay bumalik sa kanyang pagiging hari. Madali lang po makabalik sa ministry. Madali lang po ma-restore ang healing. Madali lang po ma-restore ang miracle. Ang blessing, success, victory, and promotions. Amen. Nakikinig pa po ba kayo? Isa lang ang kailangan.
true repentance. Yes, that's it. So simple. Nakikinig pa ho ba tayo? So simple. Makikita po natin sa Lamentations 3:22 and 23. Lamentations 3:22 and 23. Because of the Lord's great love. Not just an ordinary love. Not just a love that endures forever. But I tell you, the Lord's great love. Nakikinig po ba tayo? Because of the Lord's great love, we are not consumed. Anong ibig sabihin yan? Dahil sa matinding pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi po tayo hinahagi sa impyerno. Minsan may nagsabi sa aking kapatid, lingkod ng Diyos, bakit hindi pa husgahan ng Diyos yan? Totoo naman, kasi nakakainis talaga eh. Pero binibigyan ng Lord ng chance na magsisi. Bakit marami hindi pa muna namamatay? Hinahayaan munang makarinig ng Word of God bago mamatay. Kasi ayaw ng Lord na mapunta ng impyerno. At kung magkaminsan, nakikinig pa ho ba tayo? Hindi ka agad tayo pinarurusahan ng Diyos. O hindi niya tinototo ang parusa sa atin. At kung sakasakali mang may parusa ang Diyos sa atin, nakikinig pa ho ba tayo? Binibigyan pa rin niya tayo ng chance. Para maunawaan ninyo ako, basahin ninyo ang Book of Lamentations. Sa Tagalog, panaghoy. The title itself, alam mo na ang ibig sabihin, punong-puno ng mourning, lamentations, panaghoy. Ito'y sinulat ni Prophet Jeremiah sapagkat nakita niya ang pagbagsak ng Israel. Dahil ang Israel ay tumalikod sa Diyos. Sa kabila ng pag-ibig ng Diyos sa kanila, nilimot nila ang Diyos. Tuloy-tuloy at matitinding parusa ang dumating sa kanila. At mismo si Jeremiah, nakita niya ito. Pero sa kabila ng lahat, ito ang kanyang declaration. Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. Anong ibig sabihin nun? Yung awa ng Diyos, hindi kumukupas, hindi nawawala. Hello? May tao pa ho ba rito? Yung awa. Magkakaroon ka lang ng matinding awa sa iyong kapwa kapag tunay kang Kristiyano. Yes. At kahit kung magkaminsan maling-mali na ang ginawa niya sa iyo, naaawa ka pa rin sa kanya dahil tunay kang Kristiyano. That's true. Nakakapagpatawad ka lang sa kabila ng matinding ginawa niya sa iyo dahil tunay kang Kristiyano. Only true Christians can experience true compassion, true forgiveness. Tayong mga tunay na Kristiyano, ang gustong-gusto na nating sumuko, pero hindi tayo sumusuko dahil nasa atin ang pag-ibig at kahabagan ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Alakpakan natin ng Lord sa ating mga buhay. At ang sabi ng Biblia, they are new every morning. Great is your faithfulness. Anong date ngayon? 18. Bukas, 19, habang pinapangaral ko ito. Kasi tayo nasa radio, meron tayong program sa radio, meron tayong program sa TV, meron tayo sa internet, yung DVD natin ay nakakalat all over the nations of the world. Ang habang pinapangaral ko ito, 18 ang date. Bukas, 19. Tama po ba? Kaninang umaga, tapos na. Bukas, meron uling umaga. Anong pagkakaiba ng umaga kanina at umaga bukas? Anong pagkakaiba? Yung date. Yung date ay lumilipas, pero laging may umaga. Amen. Ganyan ang Diyos. Laging may umaga. Amen. Na ano ibig sabihin? Kapag nagkasala ka ngayon, papatawarin ka niya. Amen.
Kinabukasan, lahat ng kasalanan mo, limot na niya yan. Bagong umaga na. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away and behold, things are becoming new. 2 Corinthians 5:17. Kapag ikaw ay na-born again, ikaw ay bagong nilikha, bagong nilalang na. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya pag na-born again ka, kinakailangan kang magpabaptize sa water. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Dahil ang ibig sabihin ng water baptism, ipinapakita mo, ito ka, ito yung tubig. Ito yung luma mong pagkatao. Pag ikaw ay nilubog sa tubig, hindi ka na makikita. Ang luma mong pagkatao ay wala na. At pag-ahon mo, you are now a new creation in Christ. Bagong nilikha ka na. Bagong nilalang ka na. So ang water baptism is not a passes to heaven para tayo maligtas, no? Hindi ito to join a religion or a group, no? Or a church. Water baptism is a public confession. Public proclamation. Ang bautismo sa tubig ay pagpapahayag publiko. Ipinapahayag mo publicly na ikaw ay may bago ng pagkatao. Kaya kung talagang may bago ka ng pagkatao, dapat magpa-water baptize ka. Amin po ba? Nahihinig pa ba tayo? Yes. At ginagawa po natin yan regular. Kaya kung hindi ka pa-baptize ng water, magpa-baptize ka. And proclaim publicly, confess publicly, that you are now a brand new person in Christ. Palakpakan natin si Lord. Amen. Tingnan natin mga minamahal ng 1 Timothy 1:12-16. But for that very reason, I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His immense patience as an example for those who would believe in Him and receive eternal life. Sino sumulat nito? Si Apostol Pablo. Ito ang istorya. Si Apostol Pablo, religious leader. A Pharisee. A leader of a religion, Judaism. A religion of Jews. Jewish people. Nakikinig pa ho ba tayo? Kumuha siya ng order. Ng permit coming from the chief priest. Lahat ng Kristiyano na makikita niya, ipapakulong niya hanggang mamatay sa loob ng bilangguan. Nakikinig pa ho ba tayo? Paul was not just a persecutor. Paul was a martyr. Eh kung nabuhay si Paul ngayon, martyr siya. Pinatay na yun. Patay ka. Patay ka agad si Paul. Eh, murderer eh. Pero alam mo, biligyan siya ng Lord ng chance. Nakikinig pa ho ba tayo? Biligyan siya ng Lord ng chance. Kaya anong sabi niya? Pakitingnan natin. Ituloy natin yung pagbasa. Anong sabi niya? Nasaan na? No. Ha? Binibigyan kita ng chance. Yan, nasa na? Ano, hindi, 13 pa lang tayo, kapatid. 13 pa lang tayo. Ha? Maintay ka namin. Bibigyan ka namin ng chance. Yan. Dali, basahin ko na lang dito. Bibigyan ba natin ng chance, Mimi? Sige. Okay. Basahin po natin. 1 Timothy. Ano yun? 1 Timothy chapter 1 verse 12 hanggang 16. 1 Timothy chapter 1 verse 12 hanggang 16. Dali, ha? Hanapin natin dito. Nawala. Nagkaroon yung problema yung ano natin eh. Yung projector lang, yung nasa projector, walang problema yan. I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength that He considered me trustworthy,
Tama ba yun? Appointing me to His service, even though I was once, tama ba? Ito ba yun? A blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. The grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and the love that are in Christ Jesus. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Isipin mo, nakikinig pa ba tayo? Anong sabi niya? Ito ha, ayon sa sinabi ni Apostol Pablo, ayon sa bibig niya. Alam mo, sa lahat ng mga kasalanan sa mundo, ibabaw na ito, ako ang pinakamasama, ako pinakamalala. Yes. Bakit ang tingin niya sa sarili niya siya ang pinakamalala? Kasi ang mga pinapapatay niya, mga maka-Diyos na tao. Ang pinapapatay niya, preacher ni Jesus Christ. Mas masama siya sa mga pusher and user. Sa drug lords. Mas masama siya sa mga murderer and rapist. Kasi ang pinapapatay niya, Kristiyano. Walang kasalanang Kristiyano. Walang kasalanang mga ngaral. Pinapakulong niya hanggang mamatay. Sabi niya, ako ang pinakamalala sa lahat ng masama. Hello! Pero itong sabi niya, binigyan ako ng Lord ng chance. Amen? Amen! May tao pa ho ba rito? Kaya, anong ibig sabihin ng God's love is forever? Number one, ang Diyos nagbibigay ng chance. Kaya yung mga taong nagkasala sa'yo, bigyan mo ng chance. Inutangan ka. Pakutangin mo ulit. Pag hindi nagbaibig mo, nang pakutangin. Pero patawarin mo. Hindi ka na makakautang, pero pinapatawad na kita. Nakikinig pa ba tayo? Iba yung nagpapatawad, iba yung nagpapaloko. Iba yun. Pag alam mo nang niluloko ka na, hindi, ano yun? Ipatawag doon, you are a fool. Nakikinig pa ba tayo? Ang ibig sabihin ng God's love is forever, ang Diyos nagbibigay ng chance maging sino ka man. Hello? Magpatawad tayo, magpatawad tayo, magpatawad tayo. Darating ang parusa sa isang tao pag siya nasa kasalanan. Sa sandaling pagsisi ng kasalanan, papatawarin siya ng Diyos. Paano kung hindi binigyan ng chance si Apostle Paul? Not just a persecutor, not just a blasphemer, but a murderer, I tell you. At sino ang pinapapatay ni Apostle Pablo? Mga maka-Diyos. Hindi mga religyosong tao, maka-Diyos. At mga mangangaral talaga. Paano kung hindi siya binigyan ng Diyos ng chance? May tao pa ho ba rito? Alam mo, ang sarap makita sa harapan, yung isang dating mamamatay tao, naglilingkod na ngayon sa Diyos. Di ba? Ang sarap na makita noon. Tama ba? Walang sinasagot. Yung dating bungangera at bungangero, ngayon ay naglilingkod na sa Diyos. Di ba? Ang sarap makita noon. Tama? Yung dating magnanakaw, yung dating babaero at lalakero, o dating bakla at tomboy, ngayon naglilingkod na sa Diyos. Di ba ang sarap makita? Nagpapakita na ang Diyos ay nagpapatawad at nagbibigay ng chance. Nakapakan natin sa Lord. Kaya nga minsan, makinig kayo sa akin, nakisalamuha si Jesus sa mga corrupt na politician. Kasama na roon si Levi na tinawag na Mateo. Sabi ng mga tao sa kanya, bakit ka nakikisama sa mga kurat na mga tao? Anong sabi ni Jesus? Saan mo ba matatagpuan ang doktor? Di ba sa mga may sakit? Ganun din ako. Ako'y naparito, hindi para sa mga matutuwid. Nandito ako para sa masasamang tao para bigyan sila ng chance. The Lord, that's why the Lord is sending us to jail. Para bigyan sila ng chance.
The Lord is sending us to corrupt politicians to give them chance. Sa mga estudyante, sa lahat ng uri ng tao, pinapadala tayo ng Diyos para bigyan sila ng chance. At sabihin sa kanilang may pag-asa sa Diyos. Amen? Amen. May bagong buhay sa Diyos. Sabi nga sa kanta, why have you chosen me? Out of millions, even billions, even trillions, your child to be. You know all the wrongs that I've done. May tao pa humba dito? Kaya pag nakakita ka, listen very carefully. Pag nakakita ka na talagang mahilip na naglilingkod sa Diyos, ang ibig sabihin, alam niyang siya'y pinatawad ng Diyos. Binigyan siya ng chance ng Lord. Brethren, kahit saan tayo magpunta, i-preach natin ang paghuhukom at parusa ng Diyos. Pero higit sa lahat, i-preach natin ang pagpapatawad at pag-ibig ng Diyos. Palapangan natin si Lord. Mga minamahal, ituloy natin ang pag-aaral, maikli na lang at matatapos na tayo. Kahit gaano kalaki ang ating kasalanan, kahit gaano karami ang ating kasalanan, yung naantap, bigyan na pag-aaral. Present. Kala niya, roll call na eh. Kahit marami ang ating kasalanan, kahit malaki ang ating kasalanan, amen! Amen! Kayang patawarin at burahin lahat ng Diyos. Amen! Yan ang pag-ibig ng Diyos. Pag ikaw ay nakulong, paglabas mo, iyong pagiging prisoner mo hindi nawawala. Nagaya ngayon, si Rolito ko, sabi ng Supreme Court, palayain niya yan, sobra na ang parusang dinanas niya. Sabi ni Rolito ko, ano, sa mga magulang na napatay ko yung anak, aksidente lang naman talaga yun eh. And I pray, nawa, ipakita ni Rolito ko ang kanyang totoong pagbabago this time. Amen. Pero alam mo, paglabas niya, isilang tingin pa rin sa kanya ng mga tao, mamamatay tao pa rin siya. Yes, hindi na nawawala yun. Nakakabit na yun. Pero ang Diyos iba. Ito ang kasalanan mo. Nagsisika ng kasalanan mo. Ang tingin niya ngayon sa iyo, pinatawad ka na. Wala ka ng kasalanan. And that is the love of God. Iba talaga ang pag-ibig ng Diyos. Nakikinig pa ho ba tayo? Gusto ng Diyos na marami ang pumasok ng langit na magsisi ng kasalanan. Gusto ng Diyos na marami ang magbalik loob sa Kanya at muling maglingkod sa Panginoon. Amen. Muling tumayo, mangaral, umawit at manguna. Gusto ng Panginoon na ipadama ang pag-ibig at pagmamahal. Teka, nakikinig pa ho ba tayo? Ayaw ng Diyos na maraming pupunta ng impyerno. Ayaw ng Diyos na maraming nananatili na sa mamabang kalagayan. Ang nais ng Diyos lahat ay nasa taas. Gusto niyang bigyan ng chance. Ito ang pinapaunawa sa atin ng Lord ngayon. Sino mang nagkasala, gaano mang karami ang kasalanan, nagbibigay ang Lord ng chance. Gusto niyang magsisi ng kasalanan ang tao at pumasok ng langit. Gusto niyang muling ma-restore sa posisyon. Nang napunta ako sa probinsya, hindi ko na sabihin ko saan probinsya yun. Masyadong bad ang image ng mga ngaral na ito. At masyado na siyang nire-reject ng marami. Pero the Lord brought me to His church. The Lord brought the apostolic team to His church. Para sabihin sa kanyang the Lord is giving him a chance. No matter how many, how big his sins are, the Lord is willing to forgive. Amen. At siya'y magamit ng Lord more mightily effectively in this final hour. Nakikinig pa ho ba tayo?
And I'm praying that I will be restored to Him as soon as possible. Nakikinig pa po ba tayo? Para lalo siyang tulungan na mula sa kanyang bagsak na kalagayan, iahon siya. Sayang. Ang sabi ko, sayang. May tao pa po ba rito? Kaya noon, anong ibig kong tukuyin? Ayaw ng Diyos na maraming pupunta ng impyerno, gusto niya pumasok ng langit. Ayaw ng Diyos na maraming namamahinga, tahimik, punong-puno ng guilt at condemnation, nasa isang tabi, walang ginagawa. Ayaw ng Panginoon. May tao pa ho ba rito? Hello? Amen po ba? Imbis na mataas ang patuloy na mataas, pataas ang pataas ang agamit sa kanila ng Diyos, pababa sila ng pababa. Patras ang patras, pasuko ng pasuko, amin po ba? Alam mo yung suot ko ngayon, hindi mo maintindihan. Ano ba yan? Barong ba yan o Amerikana yan? Parehas. Ito ang bagong lapas ngayon, Amerikanang barong. Hindi. Wala akong planong magpatawa. Hindi mo maintindihan kung barong. Dahil ang tahi ay Amerikana. Ang tawag dito is coat barong. Ito yung bago ngayon. Amen mo ba? Amen po ba? Kaya lalong gumwapo. Pag nakatalikod. Ano pong ibig kong tukunin? Imbis na yung marami. Imbis na maranasan yung blessing at promotion pataas ng pataas. Amen. Nawawala sila, naliligaw sila, nalinihi sila. Namamahinga sila, nananahimik sila. Imbis hindi sila papunta ng impyerno, papunta sila ng impyerno. Imbis sila yung namumuna, sila yung nagpalitutulakan ngayon para mamuna. Hindi natutuwa ang Diyos. Amen. Amen! Hindi nila alam ang pag-ibig ng Diyos. Kung alam lang nila ang pag-ibig ng Diyos, hindi sila mamamahinga at hindi sila pupunta ng impyerno. Dahil gano'ng kalaki man ang kasalanan, gano'ng man karami ang kasalanan, ang Diyos ay nagpapatawad. Amen! Ang Diyos ay nagpapatawad. Walang dahilan para ka mamahinga. Walang dahilan para ka sumuko at umatras. Walang dahilan para ka pumunta ng impyerno. Gano'ng man kalaki at karami ang kasalanan mo, humingi ka lang ng tawad ng tao sa puso mo, papatawarin ka ng Diyos. Gaano man karami ang sakit mo, pagagalingin ka ng Diyos. Gaano man kaimposible ang kahirapan mo, payayamanin ka ng Diyos. Gaano man kahirap ang kalagayan mo, paunlarin ka ng Diyos. What is impossible with men are all possible with God. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Dapat ba tayo pumunta ng impyerno? Hindi. Nagpapatawad ng Lord. Dapat ba tayo tinatalo ng sakit at karamdaman? Hindi. Nagpapagaling ang Lord. Dapat ba tayo tinatalo ng kahirapan? Hindi. Nagpapayaman si Lord. Dapat ba tayo tinatalo ng kaaway at pinapatahimik at pinapapahinga tayo? Hindi! Dahil ang Diyos ay nagpapatawad. Amen po ba? Amen. At dito na po ako magwawakas. Amen po ba? Ready na ang praise and worship ministers. Wala nang lalakad-lakad, wala nang magkikwentuhan, tama na, dito na ako magwawakas. Amen po ba? Ang sabi ganoon sa Awit 103, verse 8 to 12, the Lord is compassionate and gracious, is slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will He harbor His anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. Anong ibig sabihin nun? Yung kasalanan mo, hindi niya pinapabayaran yan. Amen! Kung gano'ng kalaki ang kasalanan mo, hindi niya sinisingil yan ng gano'ng kalaki. Handa siyang magpatawad sa atin. Amen! Tingnan mo yung langit.
Gaano kataas ang langit sa lupa? Ganyan daw ang pag-ibig ng Diyos. Ganyang kataas. Ang pag-ibig ng tao tingin sa akin, wala nang kwentuhan, magtatapos na ako. Wala nang palakad-lakad. Bawapin mo na yung palakad-lakad dyan. Ang pag-ibig ng tao, ganito. Ang pag-ibig ng Diyos, napakalaki. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Tuloy natin ang pagbasa. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgression from us. Kung gano'n raw kalayo ang silangan sa kanluran, ganyan niya binubura ang ating mga kasalanan. Amen po. Tuloy natin ang pagbasa. Who is a God like you? Sinong maitutulad mo sa Diyos? Who pardons sins and forgives the transgressions of the remnant of His inheritance? Sino ro, kanino ro maro ipainit ay ihalin tulad ng Diyos? Nagpapatawad at lumilimot. Pakisabi lumilimot. Ang tao, napapatawad daw tayo pero hindi malimot yung ating kasalanan. Nagawa mo nung pre-war pa, hanggang ngayon alam pa nila yung kasalanan mo. Opo. Nakikinig po ang patalo. Hindi makapagpatawad. You do not stay angry forever, but delight to show mercy. Hindi ka laging, hindi ka nagpapatuloy na galit, angry. Nakikinig pa ho ba tayo? Pero ikaw pinagpapatawad. Itong pinakamaganda sa lahat, verse 19. You will again have compassion on us. You will tread our sins underfoot and hurl all our iniquities into the depths of the sea. Ito, tingin sa magandang lalaki sa harapan, magtatapos na po ako. Lahat ng mga kasalanan daw natin, amen! Aapak-apakan lang daw niya yan. Lilimutin na niya. At ang lahat ng kasalanan iyan, itatapon niya sa ilalim ng dagat na wala nang magaling pang diver na pwedeng makasisid. Nakikinig pa ba kayo? Ang tao hindi malimutan ang nagawa nating pagkakasalanan. Pag nakagawa tayo ng kasalanan ngayon, lahat ng kasalanan natin 20 years ago, ahalungkatin yan. Pero ang Diyos hindi. Wala siyang baul na taguan ng ating kasalanan. Lahat ng ating kasalanan nakatapo na sa ilalim ng dagat. Tingin sa magandang lalaki sa harapan. Huwag kang aalis sa lugar na ito na hindi ka nakapagpatawad. Dahil ang Diyos mo'y nagpapatawad. Huwag matapos ang pakikinig at panunod mo ngayon na hindi ka nakapagpatawad. Hayaan mo ang Diyos ang magparusa sa Kanya. Hayaan mo ang batas ang magparusa sa Kanya. Huwag mong ilagay ang batas sa iyong kamay. Sino ka man sa bansang ito, do not abuse your power. You are not God. Give people a chance. Amen po ba? Ulitin ko ulit, huwag matapos ang panonood at pakikinig mo ngayon na hindi ka nakapagpatawad. At huwag kang uuwi na puno pa rin ng galit ang puso mo. Kaya nga, kung maaari, nagtataka kayo, bakit puro pula ang nakikita natin? Ako lang yata ang hindi nakapula, pero yung mukha ko pula. We are talking, we are speaking about love. And red is the symbol of love. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Red is a symbol of love. Kaya dapat matatapos itong araw na ito. Ah, tingin sa magandang lalaki sa harapan, hawak ang puso. Sabi mo, love, 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 love. Yan. Love. Uuwi ka. Uuwi ka, matatapos ang araw na ito. Matatapos ang makikinig at nanonood. Please. Wala nang lalabas pa sa bibig mo na hindi love. Hawakan ang bibig. Love, 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 love. Amen. Amen. What? All that we are going to do must be full of love.
must be motivated with love. Amen. Not lust, but love. Amen. Nakikinig pa ho pa tayo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya mga minamahal, anong sabing ganoon sa aklat ng Isaiah 54 verse 10? Isaiah 54 verse 10. Though the mountains be shaken and the hills be removed, kahit daw ang mga bundok ay mga bagsakan, kahit daw ang mga burol ay mga alisan sa kanilang lugar, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi matatapos. Hallelujah! Love never fails. God's love never fails. Amen. 2 Corinthians 13:8. Halitan. Isipin mo, magtatapos ang lahat pero ang pag-ibig ng Diyos hindi magtatapos. Grabe. Itunin natin Isaiah 23 verse 10 or Numbers 23 verse 19. I mean, Numbers 23 verse 19. God is not a human that he should lie. Hindi rin siya tao na sinungaling. Hindi rin siya tao na pabago-bago isip. Mangangako siya ngayon, bukas iba na nasa isip niya. Hindi ganun. Amen! Anong ibig sabihin ng Diyos? Ang pag-ibig niya sa atin ay walang! Tingin sa magandang lalaki sa harap. Ready na ba kayo? Salamat. Kayo, ready na ba kayo? Mga minamahal, ang nais ng Diyos, pumasok tayo ng langit. At kung born again tayo ngayon, huwag na tayong magbabackslide pa. At ang nais ng Panginoon, kung tayo yung manggagawa ni Kristo na wala, bumalik tayo. At huwag na tayong aalis pa kahit kailan. Amen. May tao pa ho ba rito? Deuteronomy 6:4 and 5. Deuteronomy 6:4 and 5. Ang bilis-bilis mo naman, hindi ka nakikinig eh. Mabuti nila yung pag-ibig ko sa iyo, walang hanggan. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon mong Diyos ay iisang Diyos. Mahalin mo ang Diyos mo, buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Amen. Nakikinig pa ho ba tayo? Pakipatay mo na. Tama na. Kasi dyan sila tumitingin, hindi sa magandang lalaki. Okay, dito na ako magwawakas. Deuteronomy 6:4 and 5. Pakinggan mo Israel, pakinggan mo Pilipinas, pakinggan mo Kingdom of Jesus, pakinggan mo buong mundo. Iisa lang akong Diyos mo, sabi niya. Mahalin mo ako ng buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. May tao pa ho ba dito? Ito na po ang konklusyon. Kung ang Diyos ay pag-ibig, tuloy-tuloy ang kanyang pag-ibig hanggang wakas. Kung ang Diyos ay nagpapatawad, nagpapagaling, gumagawa ng himala, nagbabago ng buhay, nagpapalaya, amin po ba? Ano ang dapat natin gawin? Mahalin ang Diyos. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay tuloy-tuloy, amin? Mahalin din natin ang Diyos ng tuloy-tuloy. Amen? Tingin sa magandang lalaki sa harapan. Opo, may mga problema, may mga pagsubok, may mga laban ng buhay na dumarating sa atin. Amen. Particularly, I am speaking to the Kingdom of Jesus people, to the apostolic people, the people of my calling, and people of destiny. At sa lahat ng nakikinig at nanonood sa akin ngayon, at lahat ng narito, ito na po ako magwawakas. Huwag mo itong lilimutin. Ibuon mo ito ng malalim sa puso mo. Sakit, problema, pagsubok, laban ng buhay darating sa atin. Amen. Pero dahil dinideklara natin that God's love is forever, tuloy-tuloy ang ating kagalingan. Tuloy-tuloy ang ating himala. Tuloy-tuloy ang ating promosyon. Tuloy-tuloy ang ating pagpapala. Tuloy-tuloy ang paghahakot mo ng honors, medals, trophies, and rewards. Tuloy-tuloy na ang buong Pilipinas ay ating ililigtas, gagawin nating kaharian ni Kristo Jesus. Tuloy-tuloy na ang buong mundo ay gagawin nating kaharian ni Kristo Jesus
at ating ililigtas. Bakit? Dahil ang Diyos ay sumasa akin. At ang Diyos ay sumasa iyo. Ang Diyos ay sumasa Kingdom of Jesus Fellowship. At binidiklara ngayon ng Diyos na ang pag-ibig niya sa atin ay walang hanggan. Gusto mong sabihin kay Satanas at sa sino paman, tuloy-tuloy ang healing natin. Tuloy-tuloy ang miracle natin. Tuloy-tuloy ang blessing at promotion natin. Tuloy-tuloy na sasakupin natin buong Pilipinas, buong mundo. Ang honors, ang medals, ang trophies at ang awards ay tuloy-tuloy niyong mararanasan. Amen? I declare, hindi ka manghihina. Hindi ka man lalabit. Hindi ka matatalo. Hindi ka magbabagsak. Hindi ka mamamatay. Hindi ka mananatili sa gilid at tabi-tabi. Alam niyo, what I'm wearing today is a prophetic. Ito yung bagong uso ngayon. Ito ngayon ang suot ko. Pinaghalong Amerikana at barong. Amen? Di ba ang sarap? Dati Amerikana lang sinusuot ko. Dati barong lang. Ngayon pinagsama na. Amerikana na. Barong pa. Bago yan. Di ba ang sarap nun? Yung bago nararanasan mo. Hindi yung lagi ka na lang sa luma. Luma na lang yung suot mo. Lumang buhay. Lumang pagkatao. Hindi ka looban ng Diyos yan. Listen to your apostle. Listen to the apostolic message. Hindi ka tinawag ng Diyos para manghina at para manlabi. At nangingiti ka isang araw, ikaw na ang magpapatahin ng quote Amerikana ko. Hindi, wala akong gastos dito, nising ko. I thank you for my outfit today. I will not mention your name. Hindi ko na nasabihin kung sino ang nagbigay nito, pero wala akong ginastos dito, nising ko. Kasusunod, ikaw na. At kung ikaw na ang sumusuporta sa akin ngayon, huwag ka nag-angal pa. Tuloy-tuloy na yan. And God will make a way where there seems to be no way, because God's love is forever. Ayun lahat ay tumahin. Beyond all limits. I know God, whose arm is strong to save. Thank you.
Lord, I know a love, I know a love. Habang tayong lahat ay nakayokot, nakapikin, hindi ka ba natutuwa na kahit gano'ng kalaki ang ating kasalanan, nagpapatawad ang Diyos? Hindi ka ba natutuwa na kahit gano'ng tayo karami, nagpapatawad ang Diyos? Hindi ka ba natutuwa na kahit gano'ng tayo nag-backslide, nanghina ng lamig, nagpapatawad ang Diyos? Hindi ka ba natutuwa na kahit gano'ng katindi ang ating karamdaman, nagpapagaling ang Diyos? Hindi ka ba natutuwa na kahit gano'ng kabigat ang ating problema, pagsubok laban ng buhay, kayang lutasin ng Diyos? At di ka ba natutuwa na kahit gaano ang ating pagbagsak ay kaya tayong iahon ng Panginoon? Gaano mang kalaki ang utang natin, kayang bayaran ng Diyos. Huwag lang dagdagan ang utang, huwag lang dagdagan ang kasalanan, pero ang lahat ng yan ay kayang patawarin at bayaran ng Diyos. Ang ganda ng ating narinig sa oras na ito. Hindi kalooban ng Diyos na tayo papunta ng impyerno. Nangihina ng lalamig, sumusong at umaatras. Hindi lang ako ang Diyos na hindi darating ang sakit. Hindi lang ako ang Diyos na hindi darating ang problema at pagsubok laban ng buhay. Hindi lang ako ang Diyos na walang atake sa Satanas. Pero ang pangako ng Diyos, tuloy-tuloy ang ating tagumpay. In this anniversary, God is saying to us, kagaya pa rin ng dati, the best is yet to come. God's love is forever. Tuloy-tuloy ang tagumpay natin, Kingdom of Jesus. Ibigay mo ng maayos ang iyong tithes, offerings, first fruits, kapasok ng January. Ang lahat ng mga pledges mo at ang lahat ng mga pinagkakaloob mo, ibigay mo ng tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy kang umawit, tumugtog at sumayaw sa Panginoon, mangaral. Pasokin ng tuloy-tuloy ang jail, ang DJMP, BFP, AFP, PNP, politicians, all the agencies and departments of the government and even the private sector. Lahat ng uri ng tao, iligtas natin. Napakaganda ng narinig ko kanina. Kaya tayo nagkakaloob kasi meron tayong kahabagan na gusto natin magkaloob para yung mga hindi paligtas maging bahagi tayo ng kaligtasan nila. Napakaganda. Napakaganda ng puso natin, hindi napupuno ng galit at na hindi pagpapatawad. Kundi ang puso natin napupuno ng pangunawa, pagkatsaga, pagtitiis at pagpapatawad. Idiklaro mo ngayon, pinatawad ka na ng Diyos at patungoan ng langit. Idiklaro mo ngayon, bagong buhay ka na. Idiklaro mo ngayon, magaling ka na, malaya ka na. Idiklaro mo tuloy-tuloy ang blessing at promotion mo. At tuloy-tuloy ang ating pagkakagamit. At ang hinihiling ng Panginoon sa atin ngayon, kung tinodo mo ng nakaraan, mas itodo mo ngayon. Dahil ibabalik ng Diyos yan, sobra-sobra pa. Taas mo ang dalawang kamay patungo ng langit. Sabihin natin ito, Jesus, inihingi ko ng tawad sa iyo ang lahat ng pagkakamali ko. Taos sa aking puso. Tatalikuran, hindi na babalikan. Lilimutin. Sa oras na ito, nagpapatawad na rin ako. Lahat ng nagkasala, lahat ng nagkamali, lahat ng nagkulang sa akin, pinapatawad ko na. Mula sa oras na ito, ang puso ko'y mapupuno na ng pag-ibig. At ang aking bibig, lalabas na lamang ang pag-ibig. And Father, I pray in Jesus' name, before they leave this place, before they go, bago matapos ang pakikinig at panonood nila, let your healing flow. Let your miracle flow. At ang sabi ko nga, kanina pa nagpapagaling ang Diyos. Kanina pa ang Diyos ay gumagawa ng himala. Patuloy kang hahabot ng blessings, ng promotions, ng medals and success and victory. Awards and trophies, I tell you, patuloy mong ahakutin ang yaman ng mundo. Patuloy kang ibibless ng Diyos, patuloy kang gagamitin ni Lord mightily effectively in this final hour. Ikaw na nakikinig at nanonood, ikaw na narito.
sapagkat ipinapahayag sa iyo ngayon ng Diyos. Kasama mo ang Diyos at patuloy kang sasamahan ng Diyos. Tama na ang pag-iyak. Tama na ang kabiguan. You are blessed by God. You are healed by Jesus. You are baptized with His Holy Spirit. Strengthened by His Spirit. Empowered by His Spirit. Tuloy-tuloy ang pag-angat mo. Tuloy-tuloy ang pag-agapit mo. Tuloy-tuloy ang blessing mo. Tuloy-tuloy ang promotion mo. Tuloy-tuloy ang agalingan mo. Tuloy-tuloy ang himala mo. Tuloy-tuloy ka. Sabihin mo yan sa Panginoon. Idiklara mo. Yes. Sige, idiklara natin at samahan natin ang awit habang nagdidiklara ang mga kapatid natin. Yes! Yes! Salamat, Panginoon! Uuwi ka rin pinatawad! Uuwi ka rin magaling! Uuwi ka rin bagong buhay! Uuwi ka rin punong-puno ng pag-ibig, ang puso at ang bibig! Uuwi kami, Panginoon, na punong-puno ng kagalingan at himala, blessing at promotion. At tuloy-tuloy mag-aagamit mo mightily effectively in this final hour. Purabakara pa siya niya. At sa huling pagkakataon, lahat ng narito, hawakan mo na rin ang bagmot lahat ng mga mahalagang gamit mo. Lahat ng mga espesyal na gamit mo, huwag mo nang iwanan sa upuan mo. If you want the fresh touch of the Holy Spirit before you go, the apostolic touch of the Holy Spirit before you go, come forward! Run quick, faster! Sige na! Bitbitin mo na yung bag mo, pitaka mo, huwag mo nang iwanan yung cellphone mo. Lato na sa harap. Lahat ng mga nakikinig at nanonood, lapit ng mas malapit sa radyo mo, lapit ng mas malapit sa TV mo, lapit ng mas malapit sa DVD player mo, and receive the press apostolic task of the Holy Ghost. Yes! Come on, quick, faster! Dalhin mo na yung cellphone mo, dalhin mo na yung bag mo, bisitin mo na yung mahalagang gamit mo. Isakpit mo na sa katawan mo. Come forward! At sa paglapit namin sa harapan, Panginoon, hindi kami magpapautang. Hindi kami ang uutang. Kami ang magpapautang. Hindi kami mawawalan. Kami magbibigay. Ha-ha! Hindi kami gagabihin ang sakit. Kami magpapagaling! Ha-ha! Hindi kami talunan! Kami ay magbibigay ng panalo sa buong Pilipinas, sa buong mundo! Hindi kami gagawa ng masama. Hindi kami ang mga makalanan. Kami ang mag-ahol sa kanila sa kasamaan at sa kasalanan! Yes! Tapos na ang maling buhay namin. Tapos na ang maling pagkatao namin. Tuloy-tuloy na kami. Tapos na ang nakararat ang nakalipas at tagumpay. Tuloy-tuloy na kami. Salamat, Panginoon. We have a destiny in Christ. Hindi mo lang kami pinapatawad. Maghahatid kami ng kaligtasan sa maraming tao. Hindi mo lang kami pinapagaling, maghahatid kami ng agalingan sa maraming tao. Hindi mo lang kami pinapayaman, maghahatid kami ng kayamanan sa maraming tao. Sa madaling salita, Panginoon, we are your instrument in this final hour. Thank you for your word. God's love is forever. And Father God, we are renewing our commitment this day. Kinukomit namin muli ang aming buhay sa oras na ito. First and foremost, we want to thank you for this life. We want to thank you for all what you have done to us. And thank you, Lord, for giving us another chance. And Father, before we leave this place, bago kami matapos ang pakikinig at panonood, tingnan sa
once again with your God's love. Father, let it flow in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Let the love of Jesus come upon you this day. Father, let it flow. I pray, fill President Duterte with your love. I pray, fill the Vice President with your love. Lenny Robredo. Fill, Lord, all the senators with your love. All the Congress people, the lower house with your love. I pray, Father God, all the judiciary people with your love, fill them, Lord. All government authorities in this nation, fill them with your love. And Father, I pray, let all the Filipino people be filled with the love of Jesus. And all the nations of the earth be filled, I pray, with the love of Jesus. And may Father, before we leave this place, fill us with your love. We need your love. We need your love every day and forever in our lives. Thank you, Lord, for what you've done to our church. Thank you, Lord, for what you will do continually to our church. Salamat po sa deklarasyon. Success.
visions, healings, and miracles, trophies, medals, awards, ang lahat ng ito ay patuloy naming mararanasan. Magpasalamat tayong lahat sa Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa huling pagkakataon, isang awit sa Panginoon. Mamahinga o matras na subukang bumigay. Walang dahilan. It's nice to continually possess the blessings of the Lord than to be judged. It's nice to be blessed by God forever than to be judged. So much love in the kingdom.